para sa na mag live stream. Kaya lang kanina pala narinig ko dun sa ating tagumuson na marami palang di nasimba dahil dun sa PIC live stream. Masyado kaming naging successful dun, mama. Hindi nga namin, ako mismo hindi ako, sabi ko, yung mga nasa Pilipinas, kasi po pag magla-live stream tayo ng alas 10 ng Sabado, ang aking logic, sabi ko, bakit ako magla-live, ba't tayo magla-live stream ng alas 10? Yung mga nanonood dyan, nasa Pilipinas yan, dapat nasa simbahan sila. Yun po ang aking logic. Hindi ako nag-live stream kasi mabagal internet ko. Una-una, hindi ako maka-live stream pag mabagal ang internet. Sabi ko, i-upload na lang natin. Kung so kahit po hindi mabilis internet nyo, mag-record lang po kayo, huwag na kayo mag-live stream. Kasi pag nag-live stream kayo, manunood din na sa may simba. Katulad ng ilang pamilya yun, ma'am? Secret. Oh, secret. Masa marami na daw. Pero mabuti po at nabalitaan, sasabihin ko doon para i-hide namin yung aming stream. Sa Philippines. O kaya i-delay namin 2 oras para pag nanood sila, alauna ng hapon. Okay. Anyway, yung mga, meron din po kasi yung mga ano, yung aming kaibigan si Sir Guyo dati, namatay na rin siya. Siya lang ang nanonood dati kasi hindi siya makapunta sa church. So sabi ko, ilang viewer natin? Isa, sir. Ah, si Sir Guyo yan. So at least, may isa kaming pinaglilingkuran. Pero ngayon, ang dami na po, 150. Yun pala yung mga tinatamang magbihis. Anyway, siguro isasuggest ko sa kanila, itago natin. Kaya lang nila livestream din ng Hope Channel minsan. So, ewan ko lang kung anong gagawin. Pero at least sasabihin ko po sa kanila. Kasi nakakakonsensya rin naman na ano. Na feedback, okay. Salamat po. Anyway, ang ginagawa ko po personally, nagre-record ako pag Sabado, pag ganto, pagkagabi, pag nakauwi na po ako, i-upload ko na. Anyway, yung mga Adventist sa Pilipinas, nasa church pa yung dapat buong araw. Pag in-upload nyo, kinagabihan, kinabukasan pa nila manunood kasi matagal pa mag-upload, mabagal yung internet ko. So kinabukasan po, nandun na yun. Kinabukasan naman, Sabado na dun sa US. Oh, bahala sila pag hindi sila magsimba, basta Sabado, tapos na yung Sabado dito sa atin. Pero ang pinaka-encouraging po mga kapatid, pag tinignan ko po sa YouTube Analytics, tinitingnan ko ma'am yung viewers ko, viewers ng aking channel. By the way, lahat tayo pwede magkaroon ng channel na sarili. Libre naman to. So, pag tinitingnan ko doon, may viewer ako sa Iraq, sa Kuwait, sa Afghanistan, sa kung ano-ano ang Turkmenistan, yung mga gera na countries. Hindi naman tayo makakarating doon at mangangaral. Pero dahil nag-upload ako ng video ng ibang tao, yung mga pastor na mahilig mangaral, nakakatulong ako sa pagpapalaganap ng ebanghelyo doon sa mga lugar na hindi natin narating. So, nakakatuwa po. Yung kinikwento ko po kanina na kaibigan namin nila pastor, yung brother-in-law ni si Kuya Jun po, yung tricycle driver. Masarap tulungan mga kapatid yung mga kailangan ng tulong. Yung mga tricycle driver, masisipag. Si Thompson, tricycle driver din yun eh. Si Sir Richard Thompson. Siguro magka-tricycle na lang din ako. So, si Kuya Jun po ay tinatanong ko, Kuya Jun, ilan po ba ang kaya niyong Bible study sa isang araw? Sabi niya po, ay siguro sir, 5, marami na yon. Sabi ko, Kuya Jun, alam mo ba na ang isang video mo na nirecord natin, ilan ang nanonood sa isang araw? 20. Isang video lang po yun. Alam niyo po ba kung ilan ang narecord namin na video? Alam niyo po yung sister, brother-in-law ni ma'am, mahilig talaga mag-sermon. Marami siyang sermon. Inubos niya sa aking studio. 60 po na sermon ang na-record namin sa bahay ko lang. Isa lang po yun. So kung may 20 viewers sa isang araw, para siyang nag-Bible study ng 20 habang siya ay naglalaba, naglinis ang bahay. So napakaganda po kasi ang ating mga pastor, ang ating mga layman, magpe-prepare po kayo ng presentation natin. Tapos magse-sermon tayo, may makikinig. Tapos pagkatapos nun, pagod na tayo, sasunod po ulit na crusade, sasunod ulit na Bible study, na radyo. Pero kung i-record natin at ilalagay natin po doon, habang yung ating isang preparation ay tuloy-tuloy po yung gumagawa. Tuloy-tuloy habang tayo natutulog, habang tayo naglalaba, habang tayo namamalengke, ay tuloy-tuloy po na gumagawa yun. So, sa aking excitement po sa ministering ito, ito na.
Nagpapahiram ako ng gamit. Oh, ito yung pang-hook ko. Pero kayo interesado kahit hindi ko pa nasabi. Nagpapahiram ako ng gamit, mga kamera, mga kung ano-ano pa. Para lang yung mga walang pera, oh, pero parang mukha naman kayong may pera eh. Para lang ma-encourage po yung ano, para makita yung kaseryosohan natin. Saka talagang seryoso kasi naniniwala po ako na lahat ng gamit na pinapahiram natin, pinapagamit natin, kahit masira yan, masira sa servisyo, pagdating sa langit, sabi nga po sa Revelation 22:12, "For behold, I come quickly, and my reward is with me, according as every man his work shall be." So hindi po tayo naliligtas ng ating ginagawa. Pero ang reward natin pag tayo naligtas, depende kung gaano ang karami ang ginawa natin. So, paramihan na lang ng ano, ng magagawa, di ba po? Ayan po, kung saan-saan na napunta ang ating lecture. So ito po yung ating introduction kaninang umaga. Ang mga interes ko po na nilagay ng Diyos sa aking puso noon ay audio. Mahilig po ako sa tunog. Gusto kong palinawin yung tunog kung mapapalinaw pa. Pero kung naiintindihan na, kontento na po ako doon. Hindi ko na ginagastasan ng dagdag. Video, mahilig po yung tatay ko mag-camera. Yung kapatid ko mahilig din dati sa camera. Ngayon po ako late bloomer, ma'am. So ngayon lang ako nahilig mag-camera. Ako po hindi talaga professional na ganyan. Ako po ay tumutulong lang sa mga nangangaral. Tumutulong ako sa Kay Johnson, sa CLC, sa Hope Channel. At yung mga natututunan ko po ay sinishare ko rin sa iba. So wala po akong professional na ganyan. Sa switching, ang ibig po sabihin ng switching, eh yung marami kayong camera. Di ba po pag nandiyan yung Hope Channel, may camera kung napunta kayo sa kuneta o kaya sa dun sa malalaking meetings, may dalawang camera dyan, meron dun nakaharap ganun, meron dito nakaharap, tapos meron pa dun sa napakalikod na napakalayo, minsan meron pa po sa likod nakatago, pag ganun naman. Yung pong lahat na camera na yun ay nakakabit sa isang device na ang tawag ay video switch o video mixer. Dun po siniswitch kung alin yung lalabas dun sa screen. Ayan po, paborito ko rin po yan na device kasi mas madali siyang mag-switch ng live kaysa mag-edit ka isa-isa. Di po ba? Pag kung pagdudugsong-dugsongin niya yung lahat na camera na anim, tapos lalagay niya lahat sa video editor, tapos pagkatapos ng isang oras na sermon, i-edit niyo pa yun. Sino nag-i-edit po sa inyo? Napakahirap po, di ba? Sa isang oras na sermon, sabi nung taga NLM, 10 oras yung kanyang editing. Eh ako po, walang pasensya sa pag-edit. Talent ng iba po yun. Ako, gusto ko switch. So yung nasa switch, kung ano yung pindutin nyo dun, yun yung nare-record. At kung ano yung ma-record, ina-upload ko na po. Basta-basta. Wala nang edit. Minsan nagre-reklamo yung preacher. Sir, may mali ako. Sabi ko, ulitin mo na lang yung sermon mo. Kasi mas mabilis ulitin, isang oras lang ulit. Kaysa mag-i-edit ako ng 3 oras at i-re-render pa yun ng ilang oras. So, ayun po. And dahil ang interest ko po, ay, ako po ay computer science sa aking in-study nung ako undergrad. Kaya po, eh lahat naman po ngayon computer. Ang projector, computer, ang computer, computer to, ang cellphone, computer, ang camera, computer din laman yan. Yung satellite, computer din ang laman yan. Yung TV natin na digital, computer din naman laman yan. So, naiintindihan po natin yung mga kumsay, itong, sino bang mga kumsay dito? Ito, si Brother Nolan. Sabi ko na nga ba, yan ang pangalan mo, naaalala ko eh. Nag-AUP po ito eh. Ayan, sila ang nakaka-explain. Ewan ko lang kung na-explain. Basta, kung hindi man niya maintindihan, mas lalo na natin hindi maintindihan. Siya ang nakakaintindi ng mga bandwidth, mga codec, at saka mga compression, at saka mga resolution. Ayan, ang tatanungin niyo po. Mabuti may namit tayong ganyan. Kasi yan po ay kailangan sa gawain. At software. Ito pong software, ayan, dito tayo guilty. Pero sasabihin ko na sa inyo kasi walang ibang magsasabi. Software piracy is a crime. Pero hindi po ako punta dito kundi para i-condemn, kundi para bigyan ng solusyon. Anong solusyon? Sa video editing, bibigyan ko po kayo ng kopya, free, na ginagamit ng mga professional. Ang pangalan po ay DaVinci Resolve. Wow, pwede ko rin pakita mamaya. Pero ngayon, shortcut ko lang. Yung sa parang video switch, ang pinakausap pong gamit natin ngayon, hindi na kailangan ng mahal na video switch. Merong software na kahit isaksak mo lang lahat yung camera dito sa USB, para ka na rin may video switch na 100
Actually, yung pinakamurang switch ay 995. Oh, mura lang yan. Pero dollars. Yan, dollars. Oh, pinakamura. Yung ginagamit ng Hope Channel, yung isa, 4,000 yun. Yung isa, 6,000. Oh, dollars. Mura lang po ang ano, ang video. Alam niyo kung bakit pumura? Kasi pag nilagay natin 'yan sa satellite, buong Southeast Asia, nakikita po 'yan lahat. Eh gaano kalaki ang Southeast Asia? Kung bibigyan natin lahat ng DVD 'yun isa-isa. Naku, mamatay na tayo, hindi ba natin matakluban. Pero pag kinamera natin, ni-record natin at nilagay natin doon, live buong Southeast Asia. Ako po ay dating natulong sa HCBN. Ewan ko kung nakukuha niyo din His Coming Broadcasting Network. Wala na ngayon kasi na hindi na kami, oh, nung lumabas na yung Hope Channel, nawala na yung HCBN. Siguro ganun ang gawain ng Panginoon. Pag may nawawala, may sumusulpot na iba. So sa mga experiences ko po na may share, yung sa PIC, kung paano namin pinapaandar. Mga kapatid, noong unang panahon, maraming gusto mangaral, ang kulang ay kamera. Maraming nananalangin ng gamit, ng mixer, ng ganyan. Ngayon po, ang dami ng kamera, nangangalat. Pero hindi, tsaka yung cellphone ninyo, ang ganda-ganda ng picture actually. Yung cellphone nyo lang, yung sa akin, hindi. Kasi, ayan, crack. Buhay pa po eh, kaya hindi ko pinapaltan. Ganyan ako, kapuripot, hanggang buhay pa. Buhay pa eh. Hindi pa ako natutuluyan eh. Oo, ganyan. Umaandar pa eh. Kaya pag nasira, eh, hindi natutuwa ako kasi mapapaltan. Eh, nabuhay ulit. So, yan po. Katakot-takot na panalangin. Ngayon po, may studio sa CLC, may studio sa NPUC, may studio sa IAS, may studio sa SSD, may studio sa bahay ko, may studio sa DevCom, sa AUP, may studio rin sa PIC mismo. Ang dami na. Ang pananaw ko po sa equipment, dapat yan ay parang factory. 24 hours umaandar para hindi sayang. Ang kulang po ngayon, mga preacher. Ayun, marami po kayong preacher dito. Kaya lang, pag magbibiyahe pa kayo dun, madayo. So, ini-encourage ko po talaga na ano, na gumawa kayo dito. Oh, parang dumiliwanag lang inyong mga mata. Pag mahilig kayo makinig, papahiramin ko kayo ng, ano, depende kung gaano karaming kaya niyong pakinggan. Okay, kasi walang problema magpahiram. Ang problema, kung matututo magamit. Okay. So, yan po. Seryoso po ako mga kapatid sa pagpahiram. Yung Bicol, pinahiram ko sila ng switcher at saka tatlong camera. Yung NLM, pinahiram ko sila ng camera. Nandun pa rin yata. Saka yung mga capture card. Yung CLC, may hiniram sila ng camera na 4K. Experiment, si Sir Abel. Sino pa ba? Sila kayo Johnson, isang switch. Pero yung camera ko minsan nandun noon pa. Pero marami nang nag-donate ng camera. So, ganun po. Imbis na gagastos kayo agad na hindi nyo pa alam yung ginagawa nyo, pwede kayo manghiram sa akin para ma-experiment nyo doon sa gamit. Tapos pag gusto nyo na ng sarili nyo, saka na kayo, saka usually dumarating yan. Pag nakikita ng mga nanonood na masipag kayo, magbibigay sila sa inyo. Katulad po nangyari kay Kuya Jun. Okay. So, ang goal ko po mga kapatid sa aking personal na hidden agenda ay mailagay lahat ng Adventist na messages sa YouTube, sa ating mga local na dialect. Kasi po, nung in-upload ko yung mga video ni Mark Finley, gustong-gusto ko po talaga. Ang tamis-tamis sa akin nung yung evangelistic messages ng Adventist Church, ang ganda-ganda, parang square na, logical na logical na, nandun talaga sa Bible. So, na-addict ako dito sa evangelism. Si Mark Finley yung pinakamaraming lecture sa evangelism. Eh, nandun naman po yung download link. Na ibig sabihin, pwede natin i-download legally. So, dinownload ko po lahat, in-upload ko lahat sa YouTube. Akong nauna nag-upload kasi walang nakaisip na ibang mag-upload. For 2 years, walang ibang nag-upload ng sermon ni Mark Finley doon na Discovery 08. Tapos nagtataka ko mga kapatid, ang pinaka popular na title ay 666 and the Mark of the Beast. Eh, di ba po, hindi naman yan ang inuuna natin kasi nakakatakot. At marami natitisod minsan. Ang nagtataka ako, bakit yun ang inuuna ng mga tao? Yun ang pinakamaraming views. So sabi ko po kay Kuya Jun, Kuya Jun, baka gusto mo i-topic ito. Kasi tinype ko sa YouTube, marka ng hayop, walang lumalabas na Tagalog. So, ginawa ni Kuya Jun ng 2 linggo. So, isang buwan.
ni-record po namin. Ay, alam niyo po, ito yung aking kaibigan, mahilig mag-sermon. 3 hours and 24 minutes ang kanyang presentation. Aba, ilang beses ako nakatulog sa recording. Alam niyo po, si Kuya Jun, nag-record dyan. Dalawa lang kami sa bahay ko. Nandiyan siya sa upuan, yung laptop niya nakasaksak sa mixer, yung isang camera naka-close up, yung isang camera naka-wide shot para pag nag-i-express siya yung kamay niya, nakikita, nakakatulong yung nakikita yung kamay. Pag nag-a-appeal siya, kailangan makita yung mata, yung mukha, nilalay sa close shot. Pag siya yung nagpipray, gumagano'n siya, yung side view na sinisiyo ko kasi para makita yung bow niya na gano'n. Tapos pag nagbabasa sa PowerPoint, yung PowerPoint ang nilalagay ko dun sa recording. 3 hours and 24 minutes na recording. Minsan, sasabi ni Kuya Jun, tingnan po natin ang picture. Kaya lang nakatulog na ho ako. So, hindi na si switch. Pipindutin ko kasi dapat po yung sa laptop. Hindi na si switch. Ikukwento ulit siya ng iba. Tapos tingnan po ulit natin yung picture. Ay, sabi ko parang pangatlong beses ko na narinig yun. Anyway, kahit ganun po siya kahapon mag-sermon, nagtataka po ako mga kapatid. Hindi ko sinasabing mag-sermon kayo ng ganun po kahaba sa hour of worship. Sa hour of worship po, ideally, 30 minutes to 1 hour, sabi ni Ellen White. Pero, sa YouTube, pwede i-post. Di ba? Pag naglalampaso kayo, i-post nyo ganun. Pagbalik nyo, nakapula na yun. I-continue lang. Nung in-upload po namin yun mga kapatid, mas marami pa ang view ni Kuya Jun kaysa kay Mark Finley sa 666 and Mark of the Beast. Bakit kaya? Ang aking hula, analysis, sa Mark of the Beast na English, maraming nagsisermon po. So, pag nag-type kayo niyan sa Google, sa YouTube, kung saan kayo mapupunta, may maraming kapilian. Pero pag nag-type kayo ng marka, ng hayop, isa lang ang lumalabas na video sa buong mundo, Pastor. Sino? Yung tricycle driver na, parang si Elisha po ba yun? Si Kuya Jun! Isa lang siyang lumalabas. So, ang naisip ko po mga kapatid, dapat mauna tayo lahat nung topic natin lahat. At may isa pa ako na-observe. Dapat yung ating mga title ng ating ina-upload ay kung papaano yung tanong na masasagot natin. Kasi po, in-experiment ko kay Doug Batchelor, yung mga sermon ni Doug Batchelor sa amazingfacts.org, pwede ma-download. So, dinownload ko lahat. Of course, automatically. Siyempre, alam mo, pindutin mo yun ng 400, 600 na video. Dinownload ko automatically, in-upload ko lahat. Pero, naisipan ko, palitan ng title, mga kapatid. Alam niyo naman tayong na-train ng mga English major, ang tinatitle natin, napakahiwaga. Tinitle ko na katanong, what is hell? Where is hell? Ganun yung tinanong, tinatang ko ng mga title. In-upload ko original title, in-upload ko po modified na title, patanong na title. Hindi ko po pareho in-advertise. Hindi ko sinishare sa Facebook. Pinapabayaan ko lang at discovery ng mga tao. Ang observation ko mga kapatid, yung title na patanong, doubly ang views per day. Kung yung isa may 600, itong isa 1,200 na. So napakala, ibig sabihin po, pag tayo ay mag-upload, ang dapat natin mas maganda na ang title ng ating video ay yung mga tanong na nasasagot ng video. Kasi po, ang logic ay, yung Google, yung YouTube, tinatype ng mga tao yung mga tanong nila dyan. So pag ang tanong na tinatype nila ay kapareho ng tanong na title natin, nandun tayo sa page rank. Diba po? Yung page rank, ibig sabihin yan, yung rank ng page. Dali lang yun, sir, diba? Dali lang yung comsite. Balibaliktad lang yun. Okay. So yan po ang aking personal na agenda sa pagtutulong sa inyo. Anyway, mabuti naman po lahat ng ng Adventist na messages at yung inyo pong Tagalog, napakatamis. Hindi ko maintindihan yung ibang salita, ang lalim. Yung Tagalog ko po kasi mababaw lang. Pero kami, yung mga taga-Batangas at dito, ang gaganda po ng inyong Tagalog. Yan po ay para sa lahat. Actually, nag-join lang po ako personally sa Facebook, hindi para humanap ng mga kaibigan, kundi para mangaral. Siyempre, nandiyan yung influence mo, lumalabas sa kanilang wall yung inyong mga pinopost. So, ginawa ko po yan at 5,000 friends. Sino pong may 5,000 friends na dito? Hindi na maka-add. Yan, add kasi ng add. Pero advantage din po yan. Hindi nyo na rin ako ma-add kasi puno na po. And pang mga sinubukan ko na po yan. Marami na po akong sinubukan. Namimigay pa po ako dati ng DVD.
Alam niyo po ba yung DVD? Pag bumili ka ng 100, may plastic sa ibabaw, may plastic sa ilalim na hindi naman talaga DVD. Para siyang DVD pero transparent. So sa 100 yung DVD, may dalawa kayong plastic. Eh may isa na ho akong kahon na plastic. Kasi ang daming DVD yung pinamigay, eh wala naman nabibinyagan. Kaya tinigilan ko na po. Sabi ni Ellen DeWitt, pag hindi daw gumagana ng 1 taon, eh mag-isip-isip daw tayo. Okay. Tapos ito po ang pag-upload ng mga worship, mga church sermons. Ina-upload ko rin po yan haba kahit na walang nagsasalita. Walang nanonood masyado. Ang viewers ko lang, 10, 20. Pero sige lang ako ng sige kasi gusto ko lang. Hindi ko alam kung bakit. Pero marami nang nakakakilala sa akin pag may paparecord. Sa akin po nalapit. Yun pala, nalalaman din nila na nagmahilig ako mag-video. Ang sabi ko po kanina, ang magandang motivation, pag may camera kayong ganun, marami kayong mararating. Makakapasok kayo na walang entrance sa mga seminar. Kasi may dala kayong camera, eh ang renta po niyan, eh 3-5 isang araw. Di ba po? Eh pag mag-video kayo sa church, imbis na magre-renta sila, libre na lang. O, di ba? So, maganda. Marami pa kayong magiging friends. And ang pinakamaganda po niyan, maaga kayong darating sa church. Kasi po, sa PIC, pag nag-set up kami ng video, 2 hours before ng start. 1 oras ang set up sa audio, 1 oras sa video. Kaya pag pinag-seminar niyo ako ng 30 minutes, 1 hour, kwento lang yun, wala pang totoo. Kung gusto niyo nang talagang may actual, 1 araw. Kasi yung 1 oras, mabilis na po yun. Yung alam ko na gagawin ko, alam ko na yung lugar, alam ko na yung ilaw sa nakalagay. Pero pag hahanapin pa saan yung saksakan, saan yung audio, saan detestingin pa yung ilaw, etc. Tapos ikikwento ko po sa inyo, matagal. Anyway, hindi naman po kailangan ganun kaganda, no? Kahit na basta sa akin nakikita at naririnig, okay na yan. Kasi hindi naman yan not by theatrical, sabi nga. Ito po, sabi sa Habakuk 2:2, pag nagbigay ang Diyos ng katotohanan sa propeta Habakuk, ang inuutos po ng Diyos kay Habakuk, isulat. Kasi pag namatay na si Habakuk, yung sulat niya nandun pa rin po. So kaya ngayon nababasa natin. Ito pong plain, sabi ng presidente ng IAS sa amin, nung isang media seminar, dapat malinaw ang pagkasulat, malinaw ang audio. Ayan, kaya dinadahan-dahan ko ang aking salita para makarating dun bago ako magdugsong ng salita. So he may run that readeth it. Isa pa po, alin po ang mas mahalaga? Ang tunog o ang picture? Pareho. Pero sabi sa Bible, mas mahalaga daw ang tunog. Kasi sabi po dito, Romans 10:17, faith cometh by hearing. Yung isa pong office mate ko, sabi niya, Sir Win, mas mahalaga actually yung tunog. Kasi pag hindi niyo nakikita yung picture at nakirinig niyo ang tunog, naiintindihan niyo pa rin. Pero pag may nagsesermon dyan, nakikita niyo, hindi niyo naririnig. Hindi niyo maintindihan, di ba? Maliban kung marunong kayo mag-lip read. Anyway, pareho po yan mahalaga. And magagamit natin yan sa magagandang bagay. Ito pong music, mga kapatid, hindi siguro ito mga problema dito sa inyo. Pero sa media ministry, kukunti ang nag-discuss ng music, kaya dito ako nagpo-focus ng konting time sa music. Halimbawa po, nag-radio tayo, ilang percent, di ba po, maraming percent ang music sa radio. And napakaganda po ng music. Ang aking reference lang po ay isang book na Evangelism, page 496. Nakakaligtas daw po, nakakatulong sa pagkaligtas ang music. Is one of God's instrumentalities in the work of saving souls. Ang music po ay nakakatuwa. It cheered their way. So nung sila ay nasa wilderness, sila ay nagkakantahan. Nakakatulong po yan pag-memorize ng 10 Commandments, pag kinakanta natin, yan ang ginawa nila Moses. Nakakabait ng mga tao. Yung mga kaibigan ko, minsan po nag-away-away. Sabi ko, let's sing. Sandali, pause mo na yung away, kanta mo na kami. Pagkatapos ng kanta, nakalimutan po yung away. Gumagana pala yun. And it weakens thought. Yung magagaling kumanta, mabilis din mag-isip. And awakens sympathy, promote harmony, and banish gloom. Ano pa po yan? And it impresses the heart with spiritual truth. Ano pa? And temptations lose their power. And it adds purpose, courage, and gladness. Kaya po napakaganda ng mga songs. Si Ma'am Faeldog, nakikita ko yung mga post niya.
hindi ko na po napapanood lahat, nilalike ko na lang. Kasi depende yun sa kung sino mag-share. Minsan hindi ko na mapapanood lahat yung sinishare at tinatag sa akin. Pero pag confident ako dun sa nagtag, dire-diretso lang. So, si Moses po ginamit niya ang music. Meron po sa Ayas, magaling umimbento ng kanta. Ang pastor, siguro dapat malaman ninyo yung kanta na yun. Ang kanta niya po ay ano? Bakit tayo pupunta sa church at laro tayo ng laro ng cellphone? Bakit tayo natutulog sa church pag nagsesermon? Pero ang ganda po ng kanta niya, kahit yung mga tulog ay nagigising. At kahit natatamaan yung mga patulog-tulog, tumatawa na lang sila. Kasi nakakatawa yung kanta niya, pero natatamaan sila. Pero hindi sila nasasaktan. Siguro maganda ang talent din po yun. Pag-criticize using song. Pero nakakatawa. It also works to warn, restrain, reprove, and encourage. And it is a continual sermon. Ayan po. Sabi nga, music is the language of the soul. So yan po yung summary ng evangelism, mga titles po sa book na evangelism. And, ayan po, pareho. Ito po ang pinaka-controversial. Kasi sabi ni Rob Bachelor po, lahat tayo naniniwala na may music na hindi maganda at saka maganda. Ang hindi daw natin pinag-aagreean kung nasaan yung bakod ng alin ang maganda at hindi maganda. So sa ako po dati ay mahilig sa rock music. Testimony po muna, no? Mahilig ako sa rock music. Ang prinsipyo ko noon po, lahat ng music pwede. Kasi nasa Psalm 150. Ano? Noise. Noise daw. Yung favorite ng mga rock music, yung Psalm 150. Make a joyful noise. Noise nga daw. Pero, dinidibati ko yung mga music major noon. Sabi ko si David nga, sumasayaw pa eh. Wala pang damit. Tapos yung nag-criticize sa kanya, asawa niya, hindi nagkaanak. Huwag niyo pa mag-criticize. Yun pa aking logic noon. Pero, ako po ay natulong. May mga sound system ako. Mat mahilig pa akong, dahil sa pagmamahal ko sa evangelism, tinutulungan ko yung mga African din sa Tagaytay. Sila po ay mag-evangelism, wala silang sound system. Sabi ko, have you borrowed? Sabi niya, we have borrowed, but the 1,000 missionary lent us only this small speaker. Tinitingnan ko, alam ko ang tunog noon, pang gitara lang yun. Hindi lalabas yung boses na malinaw. So pumunta po ako sa SM. Tinetext ko si Michael Caroro, yung anak ni Pastor Caroro. Sabi ko, meron ng sounds, kasi naghihiraman kami. Meron ng sounds, hindi nagre-reply. Bumunda ako na kasi SM. Kinuha ko yung pinakamalaking sound system sa SM. Tapos tulak-tulak ko palabas. Nasalubong ko si Michael Caroro. Sabi ko, nakabili niya ako kasi hindi ka nagre-reply. Sabi, saan mo gagamitin? Sa crusade. Ay, di ipagpatong-patong natin lahat. Ay, sige. Pinuntan ko sa bahay nila yung sound system. Apat, ang lalaki. Ganto. Tapos pati amplifier na, pinagkabit-kabit po namin. Pag pinatugtog ko, kahit yung hindi nakikinig, nakarinig. Doon, sa kabilang basketballan hanggang doon yung tunog. Sabi ko, ang lakas ng tunog. Pag-uwi ko po sa bahay, ako'y nanalangin. Sabi ko, Lord, kung ipatugtog ko dito ay mali, mai-influensyahan ng maraming tao. Kasi ang lakas po ng tunog eh. Sabi ko, pakiayos po kung may kailangan sa music, ayusin. Ayusin niyo po. Actually, matagal ko nang hinahanap ang katotohanan sa music. Kaya lang idol yung music sa akin. Mahilig ako sa rock music. Gusto ko yung dug-dug-dug. Yung gumagaralgal yung aming pintuan. Sa sobrang lakas ng bass. Tapos yung kapitbahay nasa AUP na ako, anak ng faculty. Papatugtog ng napakalakas na bass. Na rock music, dug-dug-dug. Yung kapitbahay namin, nasigaw. Kasi gumagaralgal yung aming pinto. Sabi ko sa Diyos. Tapos nabasa ko na po yung rock, Christian and rock ni Bakyoki. Mga testimony, natapos ko from cover to cover, hindi man lang ako hindi ko na gets. Kasi, idol. Pero nung pinanalangin ko, mga kapatid, pinanalangin, Lord, pakiayos yung music ko kung may mali. Pakiayos po kasi ang laki-laki ng speaker ko. Mai-influensyan kung ako lang maliligaw, walang problema. Kaya lang maraming madadamay. So, nung pagkapanalangin ko, mga kapatid, may bumisita akong sa aking pastor, si Pastor Ivan Rimocal. Linggo, binisita ako. Sabi niya po sa akin, Sir, narinig mo na ba yung Ivor Myers? Ako, hindi pa. Lunes, Sir, naka-download ka na bang Ivor Myers? Ako, hindi pa. Tuesday, Sir, itong series na to, itong pinakamaganda, Sir. Wednesday, Sir,
itong ano, sermon na to, ito. Narinig mo na ba ito, sir? Ivor Myers, hindi pa. Thursday, ano sir? Ilan na napakinggan mo? Ano po, hindi pa ako naka-download. Friday, ano sir? Kumusta ang Ivor Myers? Ay, nakukulitan po ako at inaraw-araw ako. Pagkatapos ko manalangin itong pastor, inaraw-araw ako kulitin tungkol kay Ivor Myers. So Friday ng hapon, dinaulod ko po lahat. Buong series, 7 na sermon. At Friday ng gabi, plinay ko lahat sila ng 7. Alam niyo kung paano ko natapos yung 7 ng isang gabi? Pag-play sa VLC, E times 1.5. Mabilis yung salita. Naiintindihan pa rin. Pero madaling matapos ang sermon. So nung natapos ko po, nagbago ang aking pananaw sa music. Alam niyo po kung bakit? Kasi una-una, itim si Ivor Myers. So culturally, ano siya? Credible. Itim siya eh. Yung mga itim na kakaibigan ko dati, sabi nila, culture namin yan, huwag kayo makalam. Kasi ay Pastor Ivor Myers, itim. So culturally, credible siya. Pangalawa, siya po ay pastor. So theologically, credible yung kanyang presentation. Pangatlo, siya ay gumagawa ng napakaraming pera sa Hollywood dati. So talagang, talent, credible din siya. Kasi hindi siya katulad natin na I want to make money, o wannabe na artista, na singer, na hindi man siya, galing na siya dun sa taas. Nag-resign siya sa kanyang kontrata sa Sony BMG na $800,000 kasi na-convict siya na hindi yun dapat ang ginagamit. So nagbago na po ang aking pananaw at nakikipagdebate na ako sa mga music ni sa mga rock, yung mga kumakanta ng Hillsong, ano pa yung kinakanta niya? Yung mga ginagaya ng mga iba, di ba? Ginagaya yung itong group, ginagaya nila yung Hillsong. Pag nasa Europe na sila, rock music yung kinakanta. Nakita niyo ba yun? Yung mga popular nating Adventist na singers, i-type niyo yung Europe concert nila. Naku! Rock concert! Rock concert na talaga! Pero pag nandito sila sa Pilipinas, yung mga una, magaganda. Yung dulo, ganun na rin. Dahan-dahan. So, ang hirap maayusin ng music, pero nag-present po si Dr. James Nix sa IAS. Ang presentation niya, mga kapatid, hindi na kailangan ng debate. Alam niyo po kung paano. Ito na ang ginagamit ko ngayon. Hindi na ako nakikipag-debate. Hindi naman matumbling ito talaga eh. Si Ellen White po, nakita niya ang heavenly music. Agree po ba kayo? Nakita niya ang heavenly worship. And ang logic is, kung ano yung nakita niya, malamang yun yung gusto niyang ituro sa church. Nangulit na siya ng hymns na kamukha nung nakita niya sa langit. Actually, si Ellen White minsan po maraming spiritual burden. Sabi ni Dr. James Nix na E.G. White Estate Director, pag gabi po daw, marami siyang burden, naririnig niya yung choir na napakaganda. At sa tanong niya sa mga kamag-anak niya, nakarinig niya yung choir kagabi? Sabi ng kamag-anak niya po, hindi namin alam. Siya lang nakakarinig. So, and nakita niya yung heavenly music sa kanyang dreams and visions. And nangulit pa siya ng music, malamang kamukha nun, di po ba? Actually, sabi ni Dr. James Nix, nagkakantahan daw po sa church isang beses. Sabi ni Ellen White, tigil muna tayo, tigil muna. Narinig ko ang heavenly music. Hindi ganyan. Malinaw ang kanilang pagkabigkas. At kumakanta sila galing sa kanilang puso. Ulitin natin. So umulit sila at sabi ni Dr. James Nix, malinaw na po, mas malinaw. So, kinanta po namin lahat ng favorite songs ni Ellen White buong hapon, 2 oras sa IAS. Sabi ni Ellen White, huwag tayong kakanta ng funeral songs. Ibig sabihin yung songs na napakababagal. Natuwa ngayon yung mga yung mga mahilig sa lively. Pero, hindi na sila masyado natuwa. Nung tinugtog na sa piano, yung favorite songs. Alam niyo po ba kung anong favorite songs ni Ellen White? Yung nasa hymnal. Yung hymnal style na music, ganun ang kinumpile ni Ellen White at ni James White. Actually, tatlo yung hymnal na kinumpile nilang mag-asawa. And ganun yung gusto nilang ituro sa church na style na nakita ni Ellen White sa langit. Ngayon, ang logic nito is, kung gusto natin nung kumanta ng makalangit na music, sinong reference natin? Yung rockistra ba? Nakita niya ba yung heavenly music? Yung nagle-lecture ba na ganito? Nakita niya yung heavenly music? Si Ellen White ba? Nakita natin. Ito si Ellen White, sigurado natin. So, doon na lang tayo sa sigurado natin. Kasi, may danger ang music. Ito po, music is acceptable to God when, only when the heart is sanctified and made soft. Pag nakakalambot ng puso. Pag nakakapag-rebelde,
Naku, tayo mag-iingat. Ano daw po ang problema? Marami daw po ang kumakanta at tumutugtog na hindi naman actually marunong to make melody in their hearts to the Lord. Their heart is gone after their idols. Katulad ko noon, dami kong Christian music na ang gugulo. Sabi ng mga pasahero ko sa van, "Sir, hindi naman yata yan pang Sabado." Sabi ko, "Hindi, tingnan mo, may tatak pa ng General Conference yung DVD." Sabi nila, ewan ko. Pero ito na po, ito sigurado ko, kasi sigurado tayo kay Ellen White. Okay, so, sabi po ni Ellen White, hindi naman daw kailangan lahat ng, sabi naman ng iba, huwag na gumamit ng instruments. Sabi ni Ellen White, hindi lahat ng instruments ay objectionable. Ito po ang pinaka-komplikadong slide po. So, if I may request your attention, ito po. Sabi ni Ellen White, hindi naman po objectionable lahat ng musical instruments. Pero sabi niya rin po dyan sa baba, 5:10, evangelism, may offensive daw po na display ng musical instruments when yung kumakanta at nag-perform ay hindi consecrated. They are not making melody in their hearts. So, ibig sabihin po, meron pa rin kailangan pag-ingatan. Diba ba? Gorgeous apparel, hindi naman pala kailangang maganda ang damit. Hindi naman pala kailangang napakagaling kumanta. Hindi naman pala kailangan yan sa angelic choir. Yan po ang sabi sa Evangelism, page 511. And then, hindi naman kailangan na may accompaniment lagi. We did not depend on instrumental music. And actually, ito ang pinakamasakit na slide. Ang sabi po dyan sa Evangelism, page 512, paragraph 3, there is a work to be done in clearing away the rubbish which have been brought into the church. Ano pong ibig sabihin ng rubbish? May narinig ako. Basura. Ibig sabihin, mayroon daw pong basura na music. Oh. Ayaw ko nang sabihin kung anong basura na music. Ang gusto ko nalang sabihin, ano yung heavenly music? Yun po ang sigurado natin. Ayan po. So, ano yung mga may basura na music? Kaya lang, debate tayo kung alin. Ang alam kong sigurado, yung heavenly music, yung nasa hymnal, at yung kaparehong style ng nasa hymnal. Actually, nung nagkantahan po kami sa ayos ng buong hapon, humanap lang sila magaling na pianist na marunong magbasa ng hymnal notes. So, tumugtog kami, tumugtog, kumanta kami na kumanta galing sa screen, and naintindihan namin kung ano yung heavenly music na nakita ni Ellen White. Tingnan po natin yung slide, kung alam ninyo yung mga kanta. Never Part Again. Ano pong kanta nun, ma? Alam niyo pero hindi ko alam. Tingnan po natin dito. His lips, how far... Oh, brother, be faithful. Oh, alam niyo po ba yan, di ba? Yan daw. Favorite daw yan ni Ellen White. Rock of Ages, clap for me. Okay, nakita ko yan. Naiintindihan ko rin yan. Saan po? Okay, yan. At least may idea po tayo, ano? Kung ano yung favorite nila. Ano pa pong nandito ang alam ninyo? Actually, itong table of contents na ang meron po ako. Kung may mga kilala kong kayong taga-US, humingi kayo ng pyesa mismo. Kasi nandito yung pyesa. Ang na-download ko lang po sa internet, yung table of contents galing sa Review and Herald na ano. Actually, hymnal po yung kinampayan nila po. So, kung gusto nyo, ayan, sweet by and by. Okay, alam ko yung continuum. Ayan po. So, may idea na po tayo. Kung gusto natin ng safe na music, yung nasa hymnal. Actually, problema pa minsan, copyrighted. Pag in-upload natin sa YouTube, sabi may copyright. Yung channel ko po, ayaw kong pagkakitaan kahit marami akong view. Kaya lang, pag may copyrighted akong na-record sa camera, nilalagyan ng advertisement nung nag-claim ng copyright. Kasi ayaw ko lumabas yung ads sa aking channel kasi hindi naman yan para sa pera. All hail the power of Jesus' name. Okay, nandiyan po yan. And ano ba pong nandito? Okay, ang title po ng songbook ni kinolekta ni Dr. James Nix ay Early Advent Singing.
Ang isa po pong title niyan sa internet ay Songs of Zion. Ang author ay Dr. James R. Nix na current E.G. White Estate Director. Published by Review and Herald. Okay, so tapos na po tayo sa music. Madali lang ma-resolve po, ano? Kung ano yung ayon sa nakita ng propeta, yun ang safe. Pag hindi na iiba naman doon, alam niya ang kaway, iniiba lahat. May original na baptism, gagawa siya ng bisik-bisik. May original na marriage, gagawa siya ng babae at lalaki-lalaki. May original na sabat, gagawa siya ng sarili niyang sabat. May original na worship, gagawa naman siya ng sarili niyang worship. May original na, lahat ng original ng Diyos, gusto niyang baguhin. Gusto niya palabasin na mas magaling siya sa Diyos. Nagkamali ang Diyos. Gusto niyang baguhin para lahat ng sumusunod sa kanya, ay di tagasunod niya. So, din po tayo sa sigurado. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, dun tayo sa sigurado sa heavenly music. Ayan po. So, maraming gagamitin, mga YouTube, mga Facebook. Ito po, maganda mga kapatid. Hindi naman pala kailangan entertainment ang gagawin nating ano, palabas. Devices not to teach, not to entertain. Huwag na tayo pakahirap maggawa ng mga drama. Hindi man ata nakakahakot yun. Tingnan nyo sinong pinakamaraming nakahakot na evangelist sa TV. Siya ba ay dynamic preacher? May kilala ako. Ang daming nagpapabinyag pag pumupunta sa Pilipinas. Pero pag siya nag-sermon, babasa ng Bible verse, explain. Tapos time is up, see you next show. Si Doug Bachelor, di ba? Hindi naman siya ganun-ganun. Pag nagbabasa lang siya ganyan, tapos dahan-dahan lang lakad niya. Pero pag dumarating, kung sino-sino ang gusto magpabaptize, Pastor, kasi yan pala, hindi naman entertainment ang pangaral natin. Devices to teach, not to entertain. Hindi naman pala kailangan. And pag yung masyadong maraming entertainment, expensive na, magastos na. Kaya hindi ako bumibili ng mga mahal na camera. Ito po ay ano, pinakamura dun sa malalaki. Yung malaki kasi, mga times 3 pa yan. Binibili ko yung mga second hand po pag nakakatsamba ako. Ayan, hindi mahirap ipahiram kasi second hand lang. So, pag inuubos ang pera sa mga masyadong marami, hindi daw yun ayon sa Panginoon. Okay. Not with theatrical performance. Hindi naman pala kailangan napakabungga ng presentation. But with God love of Christ. Paano natin malalaman ng success? Pag minsan po tayo mag-media ministry, wala namang viewer. Huwag tayong ma-discourage. Ako po, 10 years nag-media ministry. Ang viewer ko pag nag-upload ako, 40 lang. 40 lang yung viewers ko. If one soul endures, the work is a success. Sabi nung iba, hindi yan dami ng binyag. Dami yan ng natira dun sa mga nagpabinyag. Be not discouraged with small returns. Sa PIC po, nagla-live kami, one viewer lang. O ngayon, 150 viewers na. And united steady effort produces good results and right methods produces a soul harvest. Minsan po, hindi gumagana. Siguro may kailangan din ayusin. Pero ito po ang pinaka-delikado, mga kapatid. Success fades with self-praise. Pag na yumabang na tayo, naku, may kwento po ako niyan. Yung aming mga statistics ng video, ikwinento ko po sa mga International Scholars Conference sa AUP. Sabi ko, ang dami po naming view. Ini-encourage ko po kayong mga pastor ay mag-ganon din. Pagkatapos namin mag-present, bumaba yung aming view. Views. Bumaba. Sabi ko kay Kuya Jun, bumaba yung views natin. Sabi ni Kuya Jun sa akin, oo nga sir, parang pagkatapos mong maipagmalaki, bumaba yung views namin. Sabi ko, magsisi na tayo. So nagsisi na po kami. Tumaas ulit yung aming views. Sabi ko, bakit ganun? Minomonitor tayo ng ating Panginoon. At kumukunti yung YouTube views. Pag yumayabang kami, aba, tayo mag-iingat mga kapatid. Tayo pala'y binabantayan ng ating Panginoon ang ating kayabangan, sinusukat. At kung tayo mayabang, binabawasan yung ating view. Minsan, nasisira yung mga gamit, Pastor. Pag mayabang na talaga kami. Kaya po si Pablo, yung mga panalangin na iba, hindi sinasagot. Kasi pag yumabang daw siya, mas maliligaw siya. Kaya po, ayan,
success page with self-praise. So, kailangan din natin pasalamatan lahat ng ating mga associate workers. Ayan, sabi po dyan sa Evangelism, page 332. And, ito pa po, talagang mahalaga yung attitude. The Lord is restricted by our attitude. Maraming magagaling, pero parang nahihirapan ang Diyos pagpalain dahil baka yumabang. Pero maraming mga humble na mga tao na talagang trying hard. Ang kanilang Tagalog ay parang Bisaya. Sorry po ah. Hindi ko naman kayo kinikristize, ini-encourage ko lang kayo na huwag niyong hintayin maging perfect ang inyong Tagalog. Ang English nila ay parang rin? Hindi naman Kalabaw. Parang Mindanao lang. Oh. Hindi ko po kayo nidi-discourage. Ang sinasabi ko lang po, huwag niyo nang hintayin maging perfect ang inyong lingwahe. Bago gumawa, ang sabi po ni Pastor Mark Finley, the most important thing is to start now. Magsimula, aayusin na lang yan. Yung aming church pastor sa PIC, ang kanyang English ay parang Kalabaw. Pero pagkatatlong taon, English na rin. Maganda na, hindi ko lang sasabihin kung sino. Pero inaayos ho ng Diyos ang mga English. At kung hindi man ayusin, okay lang. Actually, alam naman po ni Pastor, alam naman po ni Kuya Jun. Sabi niya sa akin, Sir, pag may kinakita kang i-correct, sabihin mo lang. Naisip ko parang lahat yata i-correct. Sabi ko po kay Kuya Jun panood naman pa, alam niyo na po yan para po kami hindi umabang ma'am. So, kailangan niyong i-criticize yun yung sarili. So, sabi ko po kay Kuya Jun, Kuya Jun, okay lang yan kasi ang makikinig din sa'yo, yung ganyan din yung kanyang bigkas. Diba po? Ang Diyos pumunta dito, ang lingwahe niya pang farmers. Kasi farmers yung kausap niya. So, sabi ko kung ang makakinig sa'yo yung mga tricycle driver rin, kasi tricycle driver ka. Kung ako magsisermon, mekaniko ako, mahilig ako magmekaniko. Siguro makikinig din yung mekaniko sa akin. Lahat po tayo merong meron tayong audience of influence. So, lahat tayo dapat mangaral o tutulungan natin yung ibang mga ngaral. Huwag lang tayo mayabang kasi marirestrict ang Diyos ng ating attitude. Ayan. Bakit kulang ang success? Kasi ang yayabang natin, in the pride of worldly wisdom, magaling kami, may PhD kami, maraming manunood sa amin. O, kaya hindi nagkakasucess. Kaya minsan, mas madali pang tulungan yung mga walang pera, Pastor. Mas masarap tulungan. Kasi yung may pera, hindi naman nila ikaw kailangan. Mas magaganda yung camera nila, actually. Anyway, sige lang, lahat natin tutulungan. So, yan po. Notwithstanding yung ibang boundless resources, pero kunti lang yung pray nila, kunti din lang yung success. Ako po, kinumpitin sa ko si Kuya Jun, Pastor. Sabi ko, successful yung 666 at Mark of the Beast. Ako rin ay nag-sermon ng 666 and Mark of the Beast. Ang view ko, 200. Sa kanya, 65,000. Sabi ko, mahirap talaga matapatan yung dekadang paglilayman na experience. Kahit na parehong topic, parehong dalawa lang kayo sa YouTube nag-preach noon, sa akin 282. Sa kanya 65,000 na yata. Ba. So malaki po ang paggalang ko sa mga naglilayman at nangangaral ng house to house. Kasi talagang nakikita ko sa number ng views. Sabi nga po nung aming pastor, si Pastor Paul, sabi po, that man is anointed by God to preach. E siya po ay magaling na preacher, nararamdaman niya yung tao, yung espiritu ng tao, kahit hindi niya naiintindihan niya yung sinasabi. So pag may kilala po kayong iba-ibang lingwahe, papuntahin niyo po sa akin at i-record natin. Kahit hindi natin naiintindihan, basta nakikita natin yung Bible verse. Marami na po, okay. Pero yung mga humble na na-realize nila ang kanilang weakness, yun po ang tinutulungan ng ating Panginoon. Napakasarap ng experience. Okay, ano po bang mga question ninyo? Alam ko ang usually tinatanong magkano yung camera. Ako po ay hindi nagsimula sa ganyang kalaki. Yung maliit muna. Kung ako sa inyo ngayon, yung cellphone. Kasi hindi ka na magdadala. Alam niyo po ba ang hirap-hirap dipitin yan? Maraming nangangarap ng ganyan. Pag pinahiram ko, ayaw na nila. Kasi bit-bit mo dito, bit-bit mo dito, tapos hindi ka pa makatulog, baka kukunin ng iba. Isa lang yan. Pag nagdadala kami, tatlo yan. O, tapos may mixer pa. Tapos, actually, sabi ni Pastor Bong, mag-seminar ka dun sa Mindoro. Sabi ko, pag ako nag-seminar, puno yung aking van. Kasi para makita ng mga kapatid, hindi na sila mag-experiment sa iba, mga ngarap,
maglalaway, mga gamit. Pwede na lang hawakan. Kaya lang, puro yung van, Pastor. Yung van ko, ako na lang nakakasakay din pag nilagay ko mga gamit, mga ilaw, lahat. Ay, nalaman ko, naalala ko yung pier, yung ano pala, yung barko, mahal. So, picture na lang dinala ko. Hindi naman po kailangan ganun karami kasi sa simula. Actually, yung cellphone nyo, mas maganda pa yan dun sa camera ko na una. So, sabi nga po, kung tayo na pagpagkatiwalaan sa maliit, bibigyan tayo ng mas malaki. Ayan po. So, ayan po. Yung marurunong na, pwede ko ng pera minang malalaki. Yung nagsisimula pa lang, yung cellphone nyo. Oh, basta actually mas madaling dalin yan. Kasi, nandiyan na yung battery. Mahirap lang ayusin yung sound, di ba? Kasi, maraming narinig, pati ikaw, narinig ka. So, ang solution dyan, ito. Dire-diretso na tayo. Yan. Android lapel. Or iPhone lapel. Ganito po ang nangyari kasi sa ministry. Yung mga kaibigan ko na trying hard, sila Kuya Johnson, nakita ko sa TV. Sabi ko, bakit ganyan ang tunog nyo? Para kayo sa kuweba. Ay, close na kami. Kinakantsawan ko. Para kayo na sa kuweba. Sabi ni Kuya Johnson, hindi kami marunong eh. Napunta ako dyan. Simula nun po. Every recording nila, dun na ako. Hindi rin ako marunong. Pero pagka Google namin experiments, ano? Naayos din, Pastor, yung echo. Natanggal namin. Didiretsuhin ko na po, ang pinangtanggal po namin, sinubukan ko muna, ang problema po kasi sa echo, ito wala tayong problema sa echo, yung echo ay nandun yata sa system. Pero dito, walang problema tayo sa echo kasi pag salita ako po dito, pinapalaaw yung sound system, may coil ito, pag gumalaw yung coil, may magnet, pag gumagalaw yung coil sa magnet, gumagawa ng electricity, may resisting maliit, pupunta dun sa pre-amplifier, yung pre-amplifier, may equalizer, may bass, middle, high, yung mga S, yung middle, yung bass, yung mga lalagong. Yan, so pwede nung palitan yun. Tapos lalabas sa amplifier, tapos yung amplifier, may wire, papunta sa speaker, yung speaker may coil, gumagalaw din po yun, may malaking speaker, may maliit na speaker, yung maliit para sa mga S, yung malaki para sa mga lalagong. And pag gumalaw yun ng malaki, pag gumalaw dito, papalaksin yung kuryente, gagalaw, yung tunog ko dito, tutunog din doon. Yun ang sound system. Pag tinapat kong gano'n, yung tunog na lumalabas, babalik ulit dito, hanggang masira yung sound system or masira yung tayo natin. Or masira yung amplifier. Kung alin ang mauna. Yun ang tinatawag na feedback. So, paano matanggal ang feedback? Ilayo lang doon. Ang feedback, pag malayo ang mag-mic yung speaker, ang gagawin ng operator, tataasan yung volume. Tataasan yung gain. Pag tinaasan yung gain, yung tunog niya, maririnig niya na rin. So, ang solusyon, ilapit lang yung mic. Mas malaki yung ratio ng mic to mouth and ganun, mas malaki yung difference, mas less ang feedback. Ganun lang po yun. Yung mga mic na ganito, mas mahirap kontrolin. Kasi hindi nakaharap sa bibig. Ito, nakaharap sa bibig. Yung nakaganto, nakaharap doon. Pag nagbabounce, ito pong open, madali mag-mic dito. Kasi sa PIC, ang hirap mag-mic. Nasubukan nyo na po ba sa close na gym, mag-usap kayo, nakakaintindihan ba kayo pag walang tao? Wala kayo maintindihan. Kailangan nyo malapit kayo kasi yung boses nyo, tumatravel all directions. Tumatama sa bubong, tumatama sa floor, tumatama sa pader, at bumabalik kung saan-saan. Pagbalik nyan, iba-ibang distance ang pinag-travel. So magkapatong-patong sila. Parang ang dami mong kausap. Ang solusyon, damihan ng tao. Pag maraming tao, yung hindi magbabounce sa floor, ma-absorb ng damit. Pag na-absorb ng damit, hindi na mag-e-echo. Yung bukas na ganito po, walang babounce kasi wala nang pader. Kaya wala tayong problema sa reverb, sa echo. Maliban lang yung built-in na, electronic echo na hindi natin na-off. Kasi sira yata yung lab. Ito pong ano po, itong pang cellphone natin, ang prinsipyo, kung wala kayo nito, doon kayo mag-record sa harap ng ano, loudspeaker. Di po ba? Doon kayo mag-record sa ilalim, yun ang ginagawa ko dati. Nasaan yung speaker dito? Tapos nasaan yung speaker, yung projector? Nasaan yung preacher? Nandito yung loudspeaker, nandito yung projector, nandito yung preacher, tamang-tama yung angle. Kita yung projector, kita yung expression ng preacher. Ayan po, siguro naka 500 hours ako dun sa aking CDR King na camera. Ganyan-ganyan lang. Hahabulin ko si Pastor Brian kung saan pupunta. Kasi interesting yung sinasabi lagi.
Pero kung gusto niyo maging katulad ni Dr. Willie Ong, kilala niyo po ba yun? Willie Ong, ang dami, 525,000 viewers ang kanyang mga video. Ang gamit niya, hindi mahal na camera, cellphone lang. Cellphone lang. Pag may papakita siya, may bullpen siya, tuturo niya doon sa book. Tuturo niya sa computer. Pag yung asawa naman niya siya naman magka-camera. Pag yung asawa naman magka-camera. Pag pareho silang magre-record, i-click niya yung selfie switch. Tapos makita niyo, baliktad na lahat yung nakasulat sa damit. Ibig sabihin, naka-selfie na yun. Dalawa naman sila, yung mic nila, na Android lapel, iPhone lapel, ilalagay sa gitna. Tapos lecture, health lecture. Sana meron tayong mga doktor na mahilig maganyan, Pastor. Kasi ang daming view. Ano ginagawa ni Dr. Willie Ong? Nag-health lecture lang po. Ng tips, health tips. Ang daming view. At kung meron kang Adventist na gano'n, tapos mapapasakan ma'am ng ibanghelyo. Napakaganda pong opportunity. Kaya po. Opo, no? Nakikita niyo po. Parang nangangandilato ata siya. Anyway, yan po ang Android lapel at saka iPhone lapel. So, ang pinakasimple po ngayon na advice ko, pwedeng cellphone. Pag kayo'y masipag sa cellphone at nakita ko yung nakakainis niyong video, tutulungan ko kayo para hindi na ako mainis. Nainis po ang Ricky Johnson. Sabi ko, parang nasakuya ba kayo? So, inayos ko. Siyempre, pag mangangantsaw ka, dapat may solusyon ka. Hindi ka lang mangangantsaw, tapos, di ba? Dapat, kung wala ka naman solusyon, huwag ka nang maingay. Hindi ka rin pala marunong. Okay, so, yan po. Hindi na, kung wala tayong internet, walang problema. Ako po, hanggang ngayon, walang sariling internet. Nakiki-upload lang ako sa kapatid kong internet. Pwede naman. Nakiki-upload lang. So, yan po. Record tayo ng record. At saka, itag nyo rin po ako para makita ko. Para pag hindi ko magustuhan yung audio nyo, ayan, papahiramin ko kayo ng ganto. Nasaan na yun? Ganto. Ito po ay nabibili. Pero, nakakita ako ng circuit dito. Sino pong mahiling magsolda? Soldar dito. Sino ang electronics? May circuit niyan. Ang dali-dali lang palang gawin. 20 pesos lang. Pero, binibenta nila ng 800. O, kaya, magsusolda na lang ako. Kaysa, nandun naman sa internet yung circuit nito po. Ito po yung pang-connect ng camera na ganyan, papunta sa computer. Ayan po. Imbis na bibili kayo ng ayan yung camera ng aking tatay. Ito po ay sa akin. Tapos yung tatay ko nagpabili ng sa kanya rin. Ito. Ayan, 74. Ito, 68 pesos. Mura lang yan. Kung kayo pa bibili niyan, kailangan kayo pinakamaaga sa tindahan. Kasi mga incheck yun. Pag kayo pinakamaaga, mga 12,000 ang discount nyo. 12,000, 18,000. Kasi yung Manila, yung Pasay Adventist Church, ang bili nila dito, 85. Ang bili ko, 68. Ilan ang difference? Basta. Ito po yung video switch na sinasabi ko. Nakakita nyo po, ginagamit ng 3ABN, ng Hope Channel, yung lahat may video production. Ito po ang tawag dito, yung multi-view. Kasi nakikita nyo yung ito yung preview, kung ano yung susunod na dun sa program. Yung program, yun yung naka-record at yun yung naka-project. Ito yung susunod para maka-prepare yung cameraman. Nasabihin po ng director, camera 2, ikaw ang susunod. Maganda ka. And then, camera 2, you're live. So magiging live na ganun. Mayroon po silang communicator. And yan. Tapos lahat po ng camera at saka PowerPoint, dyan po nakapasok. Yan, ang ginagawa ng mga TV station. Ito po yung video mixer. Nakapasok po lahat dyan ng mga camera at mga laptop. Ito po yung recorder. Ito po. Makinig po kayo ng 5 minutes, magiging kayong video engineer. Ito pong recorder na to. Yung unang mga lumang recorder po, katulad nung sa Hope Channel, 200,000 recorder pa lang. Tapos, yung scope nila, 150,000 scope lang. Ano yung ibig sabihin ng scope? Pinapakita niya yung kulay ng video. Bakit kailangan makita yung kulay ng video? Kasi dapat nasusukat yan lahat. Katulad po nito. Hindi ko nilagay dyan. Ito po, makikita niyo ito, may mga, yung puti, ibig sabihin, pwede pa yan paliwanagan. Pag dumating na dito sa taas yung mga puti, over white na po yan. Pag dumating sa ilalim ng pinakailalim na line, over dark na yan.
So ang prinsipyo natin, kung gusto natin mapakinabangan yung mata ng camera at ng monitor, ilalagay natin halos lahat sa gitna para yung dynamic range niya ay mapakinabangan natin. Ayan. Ito namang RGB, paano natin nalalaman kung alin ang puti? Eh ang minsan po ba nagka-camera kayo sa loob, bakit parang blue? Sa labas, bakit parang orange? Bakit yung puti natin nagiging orange sa labas? Sa loob, nagiging blue. Kasi yung fluorescent light, blue po yan. Yung ilaw ng araw, yan yung standard na ilaw. Paggabi na, nagiging blue. Ayan. So ito po ang RGB parade. Pag white balance natin, nababalance yung red, green, at blue. Pag pantay-pantay niya yung red, green, at blue, at tinutok natin sa iniisip nating puti, mapantay-pantayin niya ng camera. At yun ang totoong puti sa wire at saka sa file. Ayan po. Para lang makita yung mga yan, kailangan niyo ng video scope. Ayan. And ilaw. Kailangan ko ng ilaw kasi pag hindi malinaw yung ilaw, magulo yung camera. May mga buhangin. Parang gumagapang yung mga buhangin dun sa mga itim. Pero pag maliit naman yung cellphone, hindi naman nakikita. Ito po ang tinatawag ay audio mixer. Sino pong nag-audio dito sa kanilang church? Oh, wala na. Absent na sila. Ayan. Nag-audio sa church. Yung kwento ko po kanina mga kapatid, yung Africa na tinutulungan namin sa pastor, sa Tagaytay, ganito siya mag-sermon. Mahilig siyang bulong. Tapos bigla siyang sisigaw ng napakalakas. Si ako yung nag-audio, pag mubulong siya, ang kailangan kasi faith cometh by hearing. So pag mubulong siya, dapat lalaksan ko para maintindihan. Ang hirap pa naman maintindihan ng English niya. Tapos pag bigla siyang sisigaw, hihinaan ko bigla. Tapos bigla siyang mubulong, lalakasan ko ulit. Hindi ko nakakapagod, pastor. Magagasgas yung ano. Meron akong nabasa sa internet, ang tawag ay compressor expander. Sino pong nakakaalam kung ano compressor expander? Ay, tamang-tama, hindi nyo alam, sasabihin ko sa inyo. Bumili ako ng pastor sa Alabang kasi napagod ako. Kagaganun. Nung ano, ang function ng expander, yung mga gate or expander, meron tinatawag na threshold. Alam niyo po ba yung gate sa inyong bahay? Para hindi makapasok yung aso, ganyan kataas. So parang gate po yan. Yung mahihinang tunog, tinatanggal niya. So ngayon, pag lumapit kayo sa speaker, may maririnig kayong tunog niya. Pero mahina lang yun. Ang tawag dun noise. Pero pag nagsalita ako, malakas yun yung boses ko. So itataas mo yung gate na para yung noise nasa ilalim niya, pero yung voice ko nasa ibabaw niya. Ang gagawin yung gate, lahat ng nasa ilalim na tunog, puputulin niya. Pag ang tunog ay less than threshold ng gate, i-off niya yung channel. Pag lumampas, bigla ako nagsalita, i-on niya yung channel. Pag lagpas dito sa level na to yung tunog. Therefore, parang ang linis ng iyong microphone. Ang ganda ng tunog. Kasi walang ano, natatanggal ko yung electric pan. Natatanggal ko yung tunog ng aircon. Paggamit ng gate. Yun ang gate. Okay. May natutunan na kayo, gate. Kaya lang yung gate, yung mga mahihinang tunog, pag bumulong ako bigla, napuputol. Lalo pag masyado mataas yung gate. So bawat preacher, i-adjust mo yung gate nun. I-adjust mo yung gate. Meron naman isang function, expander. Yung nasa ibabaw ng, nasa ilalim ng threshold, hindi niya ikakat, babawasan lang niya ng volume. So pag bumulong ako, hindi actually totally nawawala, nababawasan lang ng volume. At yung pinakamahina nun, talagang kinakap na. Ratio. Yung ratio sa ilalim ng threshold, ganun din karami yung binabawas. Ang tawag ko dun ay expander. Ayan po, may nalaman na tayong dalawa, gate sa expander. Ang pinakamaganda po dun ay yung compressor. Yung compressor po, meron naman siyang level. Ang tawag ay threshold. Lahat ng lampas nun, binabawasan niya ng volume. Ayun po ang maganda. Kasi sigaw ng sigaw yung kaibigan ko. So, gagawin ko po, di ganito kataas yung sigaw niya, isiset ko dito yung compressor. Pag lumampas siya ng sigaw dito, babawasan ko ng kalahati. So, lahat yung paganyan dapat kalakas, magiging paganyan. Pag gaano karaming babawas, masiset nyo rin yung ratio. So, hindi na ako natatakot na mabibingi kami. Yung tataasan ko yung volume,
para yung bulong niya maririnig. Pero yung sobra sa sigaw niya na ayaw ko nang marinig na sobra, lalagay ko, compress ko. So yung sigaw niya lumakas, ay yung bulong niya lumakas, yung sigaw niya, kunti lang yung difference sa kanyang bulong. Hindi na ako ganun ng ganun. Ang tawag po doon mga kapatid ay dynamics, expander, gate, at saka compressor. Wow! Praise the Lord, naintindihan niyo na ang mga bagay-bagay na matitindi. Okay. Yung device na yun ay ano, mga 6,000-7,000 ang isa. Isang channel lang. Pero, nung makadiscover po kami ng ganito, bawat channel niyan, meron na yan lahat. Built-in. Alam niyo yung problema sa mga mixer natin? Walang mixer pala dito, ano po? Pag ginalaw niyo ganun, tumutunog po, ano? Nakakadala. Minsan yung Hope Channel, nag-launching ng GSAT satellite nila. Sabi nila, kulang kami, Sir Vin. Kasi ang dami nilang camera, Pastor. Eh, kaibigan nila ako. Ikaw mag-audio. Ayaw ko, walang problema. Audio ako. Nag-practice ako ng Friday ng gabi. Hindi ka naman pwede pupunta din ng Sabado lang. Mag-practice ka muna. Parang instrument yan eh. Mag-practice ka muna. Pagka-Sabado, Pastor, pag-ikot ko ng volume, kumulog. Sabi ko, nakakadala pala itong sound system nila. Sana matuluyan na ito masira. Sabi ko, kaya pala walang gusto mag-audio. Kasi yung kanilang mixer, ano, kalawangin na. Pag in-adjust mo, gumagano. Tapos lahat magtitingin sa iyo mga tao. Yun po ang sakit ng mga, ano, mga analog. Itong digital, wala itong mahahawakan. Ang control nito ay nasa computer. Ang maganda nito, nung ginagamit namin sa PIC, kahit palakad-lakad kayo na doon kayo sa audience, pwede nyo makontrol yung mixer. So, pwede nang kayong maglakwat siya doon. At hindi lang kayo, marami kayong nakakontrol nito. Ang biroan nga po namin sa AUP, ano, pati yung mga working student, turuan natin. Sige, dyan kayo hupo. Tapos may feedback, may feedback. Tapos malapit na lang galawin. Hindi pa nila nahahawakan, bumababa na. Kasi nakita ko na, naunahan ko sila. Oo. Marami kayong gumagamit ng mixer. So pwede mong bantayan yung mga piano, bantayan yung mga, ikaw babantayan yung mga wireless mic, ikaw babantayan yung mga choir mic. So pwede kayong marami naggagamit ng same na mixer. May kaya po may antena yan. Ayan. Kasi yung mga Android nyo, yung mga iPhone nyo, pwede nyo, hindi iPhone, yung iPad nyo, pwede nyo lahat i-connect. Pati yung laptop. At nakikita nyo yung tunog. Ito po. Ito yung equalizer. Hinihila-hila lang yan. And nakikita nyo kung nasan yung tunog. Pag nag-feedback, ing! Makikita nyo kung saan frequency yung feedback, pwede nyo hilahin para yun lang yung babawasan nyo. Ganda po yan. So, mayan ang usually tinuturo ko na po sa ngayon kasi mas mura po at saka mas maganda yung sound. At saka meron yan mga kapatid, auto mix. Alam nyo ba pag maraming, ano, mga kapatid, pag maraming speaker, pag sabay-sabay sila nagsalita, wala tayong naiintindihan. Pero pag may auto mix, kung sino lang yung pinakamalakas, siya lang yung naka-on. Yung lahat, bababaan, ganun. So, ang ganda. At paano kung may moderator? Pwede nyo i-prioritize yung moderator para pag siya nagsalita, yung iba na ihinaan yung volume automatically na wala kayong ina-adjust. Auto mix. So, ang ganda po yan na tumatahimik. And, kung gusto nyo po mag... Ito po yung sinasabi ko, Brad, na OBS. Ito yung pinapang live stream ng CLC. Matagal na itong sinasabi ni Roy Acab, yung taga-NPUC. Pero hindi ko na-gets. Yung tagal niya na ginagamit. Pero nung na-gets namin, mas mura, hindi ka nabibili ng $1,995 na switch. Isasaksak mo na lang yung mga camera mo dito. And kahit webcam, pwede. Yan. Sana yung USB nyo, kukupihan ko kayo. Free po yan na open source na software. OBS, ang it stands for Open Broadcaster Software. So, yung may mga laptop po dyan, mag-download na kayo ng OBS and eksperimentuhan nyo po pag, ano, para magamit nyo. Kahit na webcam lang, pwede na kayo dyan mag-recording and mag-video production. So, wag po tayo ma-discourage po pagkukunti ang ating views. Dahil nung ako'y nagsimula 10 years ago, one view per day lang. Pero ngayon, mga 1,000 per day. Oh, tulong ng Diyos. Nakakatulong ako mag-Bible study ng 1,000 na tao sa isang araw. Pero hindi ako nag-Bible study, Pastor. Si Kuya Jun. At si Mark Finley. At si Doc Bachelor. Sa PIC, ayan. Mga 5,000 views isang araw. At saka ano ba po? Itong kila Kuya Johnson. Ayan. Tinutulungan din natin yan. Ito po. Pag tinignan nyo ang graph. Pag kayo nag-start, ilang taon na akong nag-ano, kukunti ang view.
Pero nung mga nandyan na yung Facebook, dumadami na. Nung nawala yung internet ko, bumaba ulit. Pero tuloy-tuloy pa rin po. Ang YouTube po ay hindi umatras. Kailangan mailagay na natin ang mga katotohanan natin dyan. Ma-record na natin. Yan po si Dr. Willie Ong. Simple-simple lang, pero ang kanyang views, 345,364 views. Ang isang video. Oh? Dahil kailangan na, hindi naman theatrical, hindi naman entertainment, content is king. Yun ang hinahabol ng mga tao, yung katotohanan. Sabi ko mga po sa inyo kaninang umaga, ilan ang nagtitype ng how to pray sa YouTube? 3.3 million. Sa Google. Ilan ang nagtitype ng how to be saved? 5.5 million. Ilan ang nagtitype ng what is the Sabbath? 11 million, Pastor. And lahat ng first page ng Google, galing sa Adventist. So, alam ng Google na Adventist ang nakakalam ng Sabbath. Ayan po. So, ang pinaka-popular po ngayon ay how to pray. Kung gusto niyo po maggawa ng video, how to pray. Ang yung 666, marka ng hayop, ayan pa rin. Ay, hindi niyo pala nakikita, sorry po. And, ayan po. Viewers, ang pinakamarami ko pong views ay United States, 28%, Philippines, 20%, Saudi Arabia, 10%. Wala akong pakialam sa taga-US kasi may mga simbahan naman dun. Sa Pilipinas, may mga simbahan din dun. Pero sa Saudi Arabia, kapatid, mahirap sumimba dun. So kahit yun lang yung viewer ko, masaya na ako. Canada, United Kingdom, and etc. Ano ba pong nandyan? So yan po, Hope Channel, ang mga kapatid natin sa ministry. Yan, pag-aralan natin, Bible Flock Box. Ako po ay biglang pa-seminar sa Naga. Sabi ko, alam niyo ba itong channel na to? Sabi ng mga nandun sa audience, sir, merong nabinyagan na nanonood niyan nandito sa church. Kanonood lang daw po nitong Bible Flock Box at saka ng Amazing Facts. Yun, nanonood lang siya sa YouTube. Nandun siya sa church, sir, kami yun. Dalawa sila, Pastor. Sabi ko, praise the Lord. Ito pong itong kapatid natin na ito, Adventist. Siya ay addict dati sa US. Diyan nakulong. Siya ay hindi taga-US. Siya ay na-Bible studyan sa kulungan. Nung siya makaalpas, kinick out, diniport pa rin siya. Kasi pag drug problems, diniport ka talaga. Nasa Europe na po siya ngayon. At yan ang ginagawa niya araw-araw po. Ang dami niyang views. And ang subscriber niya ay 245,000. And daming. Dun sa isa kong sa Naga, may dalawang nagpabinyag na dahil doon. Okay. Amazing facts. Ayan po. So, yun lang mga kapatid, yung gusto, in summary po, binibigyan tayo ng Diyos ng katotohanan and gusto natin i-share and ini-impress tayo ng Diyos na tumulong. Na may gagawin tayo, binigyan tayo ng talents and experience and interest and success depends on how we follow God. So yun po. Ayan po, tapos na po ang aking lecture. Ang gagawin po natin sa sunod ay, so yun po ang aking advertisement. Kung gusto niyo po mag-media ministry, mag-chat-chat lang po tayo sa Facebook. At kung may kailangan kayo gamit, madali lang naman i-LBC. LBC, 200 lang yun. Kahit sana sa Pilipinas, Australia. I-record po natin to si Pastor Bong. So, thank you po. Okay, palakpakan po natin si Sir Winifred sa ginawa pong liktura sa atin. May kinalaman po sa communication. Kasi last day events na po tayo mga kapatid. Kaya media ministry, yung pinaka mabilis ngayon na pangangaral, ano po, sa pamamagitan ng internet, sa TV, radio ministry, kaya meron po tayo dito sa Mindoro ng EWR. Nandyan po ang mga Batikano nating nagbo-broadcast, si Brother Samson Galpo, si Brother Nene de los Santos, yung naka-orange na guwapo, no? Taga-Mararog yan, mga kapatid. At nandyan po si Brother Chris Opiar. Kakaalis lang. No? Kakaalis lang ni Brother Chris. At inihatid po yung mga interest. At nandyan po si Pastor Marex Arzola. Kasama rin natin.
At sino pa ngayon? Yung mga nagbo-broadcast natin. Danny Villaruel. At ang inyong lingkod, paminsan-minsan lang po. Kasi malaki po ang aking pagtitiwala dito sa mga kasamahan ko ay okay na po sila. No? Ako ay kapag busy po sila, mga kapatid, makinig po kayo araw-araw, ay magti-text lang sa akin yan kasi ilang hakbang lang nasa radyo na po ako. Kaya ako na po ang sumasalo. Tagasalo po ako, mga kapatid, kapag busy sila. Kaya makinig po kayo, mga kapatid, yung hanggat maaari, lahat ng ating kapatiran dito sa Bungabong dapat magkaroon ng radyo. At sa care group po, maaaring imbitahan ninyo at pwede kayong magpabati. Alam nyo, yung mabati po yung mga kaibigan natin, interest, laking tuwa. Halimbawa, Sister Cha, may pagbati. Binabati yung kanyang mahal sa buhay. Minamahal, ginigiliw, sinisinta. Pwede natin gawin yon, mga kapatid. Lalo higit sinisintang kaibigan, no, Brother Ernel. Pwede natin gawin yan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay tangkilikin po natin ang ating radio ministry dito sa Bungabong. Ano po, sapagkat ito ngayon yung patok na patok. Dahil, okay, sa oras na ito, ay tayo po ay dadako sa ating commitment service na bagaman ang ilang kapatiran natin ay dahan-dahang umuwi na, pero sa pagkakataong ito, narito po ang nalabi. Ito ang iglesyang nalabi. Mga nalabi rin sila, pero unawain po natin dahil may mga interest pang dapat ihatid. Ano po? Kaya tayo po ay kumakatawan sa nalabi. Sa katauhan po ni Pastor Freddy Matira. Siya po ang magbibigay sa atin ngayon ng pampalakas na mensahe sa spiritual na buhay. Kaya bago po yon, mga kapatid, ay hilingan natin ang dalawang magkaibigan. At hindi lang bastang magkaibigan, kundi magkaibigan. At hindi lang bastang magkaibigan, kundi magkasinabi.